tayo'y dinanakita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito po ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito, dito sa ating dulang. Luha! Uncle Pidring! May saan ka ba pupunta? Papasok ka na ba? May alika na at ihahatid na kita sa school niyo. Eh, matraffic ngayon. Eh, naku, Uncle. Mabuti at nadaanan ninyo ako dito. Oh. Mayroon na akong masasakyan papasok ng school. Oh, siya, halika na. Tinaanan na kita. Kanina pa nga ho ako naghihintay ng masasakyan eh. Ay, naku, mahihirapan ka rito. Na makasakay dahil traffic. Teka. May pasok ka pa ba? Ho? Ah? Ano pong sinabi ninyo? Hindi ko naintindihan eh. Ang sabi ko, may pasok ka pa ba? May Christmas na ngayon ah. Ay, opo, mayroon pa po akong pasok. Ha? Ah? Talagang kamukha ni Kuya Anton ng bata. Parang ganito ito. May, ang sabi ko, dapat hindi ka na pumapasok kasi Christmas na. Eh, oo nga po sana eh. Oo. Eh, kaso, meron pa rin po kaming pasok hanggang ngayon. May, sana nga oo. May tamang-tama, doon na kita ihahatid dahil papunta ko roon. Sige po, salamat po, Uncle. Nako. Talagang kamukha talaga ni Kuya Anton tong bata na to. Eh, siguradong mapapalaban ang bulsa ko nito. Eh, oo nga po eh. Eh, madalas po kasi. Siya nga pala, Uncle. Oh. Pwede bang maging yaya ako ng anak ninyo? Ah. Pwede ho ba akong maging yaya ng anak ninyo? Ha? Eh, sigurado ka ba? Oho. Madalas kasi tuition fee ko lang ang binibigay ni Naitay. Kaya kung magiging yaya ako ng pinsan kong baby, hindi na nila po problemahin ang allowance ko. Wow, ha? Dalawang araw kang wala dito sa bahay. Saan ka ba nagpunta? Pwede ba? Kapag ganitong pagod na pagod ako, hindi ko mumuna yung mga gamo, ha? Masya? Pagod? Saan ka napagod? Pinagod ka ng babae mo, ganun ba? Ako ba talagang iniinis mo, ha? Sabihin mo lang at mandali akong kausap. Sinabi naman, pagod na pagod ko sa trabaho eh. Bakit? May trabaho ka ba? Eh wala naman ah. Meron na. Dahil sa kagagawan mo, naghanap ako ng trabaho. Mabuti naman at nakapag-isip-isip ka. Pero, siguraduhin mo lang ah, na trabaho nga yan. Alam mo, eh natutunan kong magtipid. Dahil ang bukang bibig mo lagi. Dahil nagpatulong ako sa kaibigan ko. Na kung may kaibigan ito, nagpatulong ako sa kaibigan ko para matutunan kong mag-repair ng laptop o desktop o cellphone. Eh ayun, natuto ako. Sa akin ang papagawa. Mabuti naman. Para kahit papaano, may pagkakaabalahan ka. Okay na ba yan? Sigurado ka bang wala ka ng ibang bibilhin, ha? Okay na po ito, Uncle. Why, baka may nakalimutan ka pang bilhin. Sabihin mo lang at habang naririto tayo. Tama na ho ito, Uncle. Hmm. Marami na ho ito. Eh, kaya lang, nagugutom na ho ako eh.
Sa tagal ng paglalakad natin eh, napagod na ho ako. Eh, ako rin, nagugutom na. Oh, saan mo magustong kumain tayo ha? Sige, sabihin mo. Eh, saan pa? Kundi doon sa fast food na paborito naming magpipinsan na kainan. Lalong-lalo na noong idinidit pa ninyo yung asawa ninyo noon. Narko, naalala mo pa rin pala yun. Siyempre naman. Kami yata lagi ang kasama mo tuwing idinidate mo ang mga babae noon. Ay, baliktad nga eh. Dapat nga sana ang babae, kadit ko, may chaperone. Eh wala eh, kasi lahat kayong magpipinsan laging nakabuntot sa akin. Oh, ayan na tuloy. Nakalagpas tayo. Dala ang dede. Ah, heto. Heto ang dede mo. Ay, ang bilis ng paglating itong bata. At sa bawat pagdaan ng araw, lalong nakikita ang pagkakapareho ng buhok niya sa buhok ni Anton. Mabuti na lang. At maraming nakuha sa akin kasi kay Anton na buhok lang ang nakuha. Ah, may tumatawag sa cellphone ko. Sino kaya ito? Si Anton pala. Kukumustahin na naman siguro ang anak niya. Hello, Anton? Oh, anong ginagawa mo? Heto, inalagaan ang anak mo. Pwede bang magkita tayo kahit saglit lang? Ha? Bakit? Inaalagaan ko itong anak mo eh. Miss na kita, Adele. Pag-iisang linggo na tayong hindi nagkikita. Eh, paano nga itong bata? Alang ang iwanan ko eh, wala dito si Pedri. Di papuntahin mo dyan ang kapatid mo o kaya idalhin mo siya sa bahay ng mga magulang mo. Dahil miss na kita talaga, Adele. Magkita tayo. Sige na! Alala ko tuloy ito na sa tuwing umuwi ang lolo mo galing Amerika eh, pinapatawag kayong lahat na mag-aapo niya para pakainin sa passport na to. Siyempre naman po, Uncle. Tandang-tanda ko pa po ang lahat. O, mabuti. Ay, siya nga pala. Okay na ba siya na siya yung pagkakasalan ko? Eh, opo, Uncle. Hanggang ngayon pa ba eh? Yan pa rin ang kinukonsidera ninyo? Oo naman. Eh, kaya yata hanggang ngayon eh. Wala pa rin kayong napupusuan at wala pa rin kayong naipapalit kay Auntie Shuning. Eh, kaya napakapihikan ninyo. Siyempre naman. Maghahanap rin lang ako ng makakapalit ng Auntie Shuning. Siyempre yung tulad niya na masinop sa pera. Mabait siyempre, at higit sa lahat, maganda. Eh, Uncle, hindi pa rin ho ninyo nasisiguro si Auntie Adele na siyang magiging asawa ninyo? Eh, tipong mabait naman po si Auntie Adele. Yun nga lang, kalahati ng edad ninyo ang edad niya. Pero okay na rin yun, para madagdagan pa ninyo ang baby ninyo. Ang cute-cute ng baby nyo eh. Kulot at may dimple pa. Anton, hanggang kailan ka ba sa pupuntahan mo? Hindi ko masabi. Siyempre, ako ang katiwala ng defensive na yun. Kailangan naroon ako lagi.
habang pinapatay ang pwesto na yun. Teka, ano bang pangalan ng boss mo? At saka babae ba o lalaki? Ano ka ba? Talaga bang pinaninindigan mo na yung pagiging selosa mo? Trabaho ang pupuntahan ko, hindi babae. Marcia, wala ka nang ginawa eh, kundi magselos eh. Paano hindi ako magseselos? Wala ka nang panahon sa akin. Lagi ka na lamang wala sa bahay. Naghahanap nga ako ng trabaho, hindi ba? Why don't sa akin pinamahala ang cellphone lipon na yun? Ha? Kahit pa paano eh, may pagmamalaki din ako sa'yo. Lagi mo lang pinamumuko sa akin ng jobless ako eh. Gusto ko lamang na magkaroon ka ng pagkakabalahan. Iba rin kaya ang pakiramdam kung may trabaho ka. O sige na. Baka umaba pag-usapan nyo. Alis na ako. Sige. Mag-ingat ka dyan, Anton. Ang tinitingnan mo dyan sa cellphone mo at bigla kang natahimik. Tinitingnan ko lang po kasi itong mga litrato nung binyag ng anak ninyo. Tulad nito, ang ganda-ganda ng pagkakakuha ninyo. Guwapong-guwapo kayo dyan, Uncle. Hindi ako pwedeng magkamali. Si Kuya Anton talaga ang kamukha ng bata. Oh, eh bakit naman bigla kang natahimik dyan? Napansin ko lang kasi, ang guguwapo pala ng mga bisita ninyo. Ay, teka, may crush ka ba sa mga ninong ng anak ko? May sabihin mo lang at iririto kita sa kanila. Si Uncle naman oh. Magtatapos muna ako sa pag-aaral bago ako makikipag-asawa. Oh, tama yung ginagawa mo pamangkin para siguradong maganda ang magiging kinabukasan mo. But teka, ang mabuti pa ay dumiretso sa kabahay mamayang gabi at tulungan mo muna akong mag-alaga doon sa batang kwan. Pinsan mo. Eh, bakit po? Eh, wala na naman kasi sa bahay. Ang tita din mo, busy sa opisina. Eh, di ba dumarating ang yaya na kinukuha namin sa agency? Kaya, samahan mo muna ako na mag-alaga doon sa bata. Eh, sige po. Oh, huwag ka mag-alala. Sagot ko ang buong allowance mo ngayon. Talaga po? Oh. Sige po. Kahit ako na lamang mag-isang mag-aalaga sa pinsan kong baby. Aalis ka na naman pala. Pwede ba? Huwag ka nang sita kung saan ako pumupunta. Dahil kumpanya mo naman ang inaasikaso ko. Sige, mag-iingat ka na lamang dyan sa pupuntahan mo. Uncle! Oh, naririto na pala si Elsa. Si Elsa na pamangkin mo? Oo, nagpresenta na maging yaya ng anak mo habang bakasyon. Mabuting kung ganoon at nang may mag-aalaga sa anak mo. Tingin, may picture din ba ako dyan? Eh, akala ko kasi kung masyadong kuni, abala ko sa ilang araw na yun. Pag-asikaso ng mga bisita, kaya hindi ko na namalayan yan. Hindi ko na matandaan. Eh, ito kayo ang kulo. Tingnan ninyo. Ito, oh. Nako.
Ang ganda ng pagkakakuha pala, no? Hmm. Gwapo ko dyan, ah. Ay, tinan mo yung iba. Tinan mo yung iba. Oh. Pwede bang mapalakihan? Eh, oo naman po. Eh, ang ganda-ganda ng pagkakakuha ninyo sa larawang yan. Kuhang-kuha ko dyan, ah. Magandang lalaki din pala ako, no? Eh, ngayon nyo lang ba alam? Eh, ngayon lang kasi may nakapagsabing gwapo ako, eh. Oh, eh, pamangkin ko pa. Halatang manghuhold up na naman ako nito. Ang true naman. Siyempre, oh, para madadagdagan ang 2,000 kong allowance. Ay, nako, sinasabi ko na nga ba. Eh, huwag ninyong sabihin di kayo gwapo. Ha? Kitang-kitang ebidensya. Ah. Oh. Di kayo, sino oh naman tong lalaking ito? Nakasama ng anak ninyo. Si Kuya Anton po ba to? Ha? Anton? Oho! Siya ho ito, hindi ho ba? Si Kuya Anton to. Oo, oh, oo. Oh, oh. Bakit hindi mo nabanggit ng ati Marcia mo na isa ang Kuya Anton mo sa ninong lang anak ko? Ganun. Ninong ng baby ninyo, si Kuya Anton? Oo, oh, oh, kaya bukod sa pamangkin ko ang ati Marcia mo, kumari ko na rin. Para yatang bukod-tanging si Kuya Anton ang sinamahan ni Auntie Adil sa picture na to. Ano ba itong napapansin ko? Makapunta na nga sa ref at nang makakakain na ako. Diyak na mabubusok na naman ako dito to the max. Ay, siya nga pala, Elsa. Baka may gusto kang bilhin pagkain sa bayan. May hindi pa kasi ako nakapag-grocery. Eh, ibig ninyong sabihin, walang laman ng ref? Oo, kaya kung gusto mong mamalingke, bilhin mong lahat ng gusto mong bilhin at gamitin mo yung kotse ko. Talaga po? Oo, hindi pa marunong ka namang magmaliho. Oo, upo. At kung pagkain lamang ang bibilhin ko, talagang marunong akong magmaniho, Uncle. Ikaw talaga, kahit kailan, matakaw ka pa rin hanggang ngayon. Sandali lang po at tumatawag po si Ate Marcia. Sandali lang po. Hello, Ate. Hello, Elsa. Nasaan ka? Naririto na ako sa bahay ni Uncle. Bakit po ba? Baka gabihin akong uuwi. Sabihin mo kay Kuya Anton mo ha na gagabihin ako ng uwi dahil pinag-o-overtime kami. Ah, sige po. Maaga na lamang po akong uuwi para masabi ko kaagad kay Kuya Anton na gagabihin ka ng uwi. Biglang humintong saksakyan. Anong nangyari? Bakit biglang tumigil ang sasakyan ito? Nako, naubusan pa yata ako ng gasolina. Anong gagawin ko nito? Hey, babay! May kong nagpapakamatay ka! Huwag kang magdamay! Grabe naman ang mga tao dito. Ang susungit. Suplado naman ang mamang yun. Hihinto ka malang bayi sa gita pa ng daan. Wala ka naman sa senyas. Makakadisgrasya ka nyan eh. Eh, ano ba naman mga taong ito? Anong gagawin ko? Ano? Ikaw lang ang tanging mahal ko sa buong buhay kong ito. Pag-ibig ko'y tanging ikaw lamang. Teka, parang si Anton ang nakita ko sa bagong patayong bahay na yun. Siya kaya yun? O kamukha lang niya? Ha? Anong ginagawa niya dyan? Ate! Elsa!
Kararating mo lang ba galing sa bahay ni Uncle Pedring? Naku, ate. Kanina pa ako dito, no? Di nga lang ako makapasok. Ha? Bakit? Eh, walang tao dito sa bahay niyo, eh. Ano? Nasaan bang Kuya Anton mo, ha? Ewan ko. Di ko na siya nadaanan, eh. Nasaan kaya ang taong yun? Siya kaya yung nakita ko sa bagong patayong bahay na yun? Siya kaya yun? Hanggang kailan lulukuhin ni Anton si Marcia? Mga giliw naming tagapakinig, sundan bukas ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito dito sa ating dulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Madikdang, Robert De Guzman, Jun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Mag-aalaala nating di malilimutan kaisaran ng ating suyuan, lagi kong natatanda.